kasama pa rin natin ang ating Champions of Excellence na si Sir Maning Eva ng Time Trial Game Farm. Nung nakaraang episode, pinakilala niya sa atin yung kanyang Gilmore hatches, no? Na patuloy pa rin nagpapanalo at pinopropagate dito sa kanyang manukan. Nabanggit niya nung nakaraan yung kanyang mga signature lines na mga puti or yung mga Zanino whites. So, alamin natin ngayon ang makeup nito. Good morning. Good morning, Sir John. Mga katukaan, magandang araw po uli. Ito po ang aking Joe Zanino White. Ito po yung mga manok na nagbigay sa akin ng unang panalo at nagkilala ako nang dahil sa pagpapanalo nito. Una ito nakilala nung ginamit ko ito ng lumaban ako, naging A-Cup Stag Fighter ako dito sa Mindanao. At full show white, no? Full show white, nag-champion. So, Sir John, ito, galing ito, ang linyada nito, if you remember, si Mr. Randolph Plaza, no? And then, nai-introduce niya to sa akin, itong puti na to, then, everything goes well, no? Magandang laban niya, halos talaga nagpapanalo siya, hindi lang doon sa nag-champion ako ng full show white. Sa sunod-sunod ko ng mga laban, ito talaga ang nagbigay sa akin ng napakagandang karangalan. At dalawa po ito. Ito po yung dalawang uri po itong Zanino White natin. Ito yung peacom na yellow legged. And then yung isa naman yung straight comb na white legged. Ito may kino is medyo mahaba ng konti. But yung ano natin, yung straight comb, talagang malakas. Very powerful, no? Ito naman, masyadong smart. Masyadong smart. So I combine this line, no? Nagkakaroon ako ng line breeding. And it resulted into a very good fighters talaga ng mga manok. Yung cutting ability nitong mga to, mga katukaan, ng kumbaga, yung hinahanap-hanap natin pagkadating sa slasher type. Sir, pwede ba itong kumbaga i-infuse sa mga ibang whites din kung meron silang mga linyada na ganun? Yeah, for as long as white ito, no. Pwede naman niyo subukan white kelso or sa white gall, no? Basta nandito lang itong bloodline niya na Zanino White, which is a very good bloodline. Walang masama doon. Kayo as a breeder kasi, kayo ang magde-decide kung ano yung naging kalabasan niya, no? Basta just make sure na huwag niyo na i-pair ito sa mga blacks, mga reds, kasi for example, pag i-pair niyo ito ng sweater, maglalabasan kayo ng ano, lalabasan kayo ng sinibalang, no? Pula-pula na 'yan. But kung dito sa manukan ko, talagang puti lang. Hindi ko gina-cross ito sa dome, hindi ko na-cross sa gray. Kasi the purpose of crossbreeding is to have a discovery of mas maganda. Pero tingin ko, hindi naman siguro kailangan na i-cross mo pa siya ng ibang bloodline. It's basta nandun na yung winning, yung performance niya, and gives you a lot of winning. Okay na yun. Sir, gustong malaman, syempre, yung nakaraan, Gilmore Hatch, kung paano i-condition, kung paano ihanda sa laban. Etong mga whites naman po ba, paano ang preparation? Typically, it's almost the same, no? But we have to put in our mind na ito, off color ito, no? Pag ang kalaban nyo wala ganong puti sa manok nila, there's a tendency na gumiri. So, medyo kailangan cool ang manok mo, no? So during the sparring, ipaghahanda nyo. Kung ano yung ginagawa nyo sa sparring nyo, sa rueda nyo, kung ilalayo nyo ang bitaw, doon nyo siya sanayin. And then, just notice, no? Observe kung ano yung sistema ng pag-attack niya. Mas maganda kasi yung medyo naninibago yung kalaban at nauuna. Dahil itong white kasi very clever ito. Mas maganda yung una talaga yung kalaban kasi mas nakakaano sila, nakakalamang. Then the conditioning, well, in my experience as a breeder, no, I just don't know with the others, no. Pag kasi light color ang manok mo, mas malaki siya. Mas malaki siya sa timbang niya. Pag dark color ang manok mo, like blacks, magtataka ka. The same ang timbang niya sa light color, pero medyo mas maliit siya. Meron siyang compactness, no? Now, pag binigyan mo ng consideration yan, so ibig sabihin,
konting adjustment lang sa pagkain, konting adjustment lang. Hindi naman kailangan na anuhin, magutumin mo siya masyado. After all, you can observe kung saan siya nagpe-perform na mas maya. So, yun po yung importante yung nabanggit ninyo, no? Kilalanin nila yung linyada nila, kung ano ang gustong typical na, kumbaga, pagpo-point sa kanya. Para, kumbaga, bago kayo lumaban, mga katukaan, alam ninyo agad dun pa lang sa manukan. Yeah. Kung ano yung ikikilos, kung ano ipapalo, at kung anong gusto ng mga